And what's up mga Curve? So welcome back sa aking YouTube channel. So nagbabalik tayo ngayon. So napakatagal nating walang upload video. So nagbabalik tayo ngayon dito sa Marilao, dito sa Taurus Bike Shop para sa panibagong bike check. Ayan. So kung mapapansin nyo mga Curve, nakabagsak yung lona nila. Umulan kasi. Ayan, pero ayan, tuloy pa rin ang ating pagbabike check. Ayan. Sa mga naghahanap ng basic bike dyan, ayan, so wala kayo masyadong iisipin na mga parts, tama-tama sa inyo ang video na to. Kasi ibabike check natin tong Garuda Fixie / 2-in-1. Ayan. So malalaman niyo mamaya kung bakit ko siya tinawag na 2-in-1 na bike. Ayan. So bago ko simulan mga Curve, syempre gusto ko lang magpakilala para sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Syempre ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, syempre huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload video. So ano pa hinihintay natin mga Curve? First time ko magkakaroon ng bike check na Fixie. Ayan. So napaganda nito mga Curve. So ano pa hinihintay natin? Tara. Simulan natin ang bike check nitong Garuda Fixie 2-in-1. So ayan mga Curve, simulan natin ang bike check nitong Garuda Fixie 2-in-1. So para sa akin 2-in-1 tong bike na to, mamaya sasabihin natin. Pero siyempre sisimulan natin ang bike check sa kanyang timbang. So napakagaang ng timbang nitong Garuda bike na to. So tumitimbang ito ng 10 kilogram. Kita nyo naman mga Curve, ang gaang. O di ba? And syempre, ang ating frame. Ayan, kita nyo naman, oh, napakasimple. Ayan, Garuda na nakalagay dito. So, pintura ang nakikita nyo na dito na Garuda. Tapos, hindi siya smooth welding mga Curve. Ang payat ng ating frame. Talagang as in, payat siya talaga. Promise. Hanggang dito, payat, payat. As in, talagang payatot siya mga Curve. Parang ako. Ayan, syempre, may lalagyan na siya ng inumin para sa ating water bottle. Or lalagyan na ng water bottle cage. At ang top tube niya ay napakapayat. Sorry, head tube pala mga Curve. Yung head tube niya napakapayat. So, syempre may logo tayo ng Garuda na ibon. So, 90mm itong haba ng ating head tube na yan. So, palagay ko ito yung may bearing pa siya. Tapos ito ini-insert, pinapasok dito. Ayan. You know? At syempre, tingnan natin ang ating chainstay. Walang bridge yung ating chainstay. Siyempre, napakasimple. Tapos ito yung bridge ng ating seatstay. Meron lang siyang isang bridge para sa kanyang tapalodo. So, yung size ng ating frame is 48 cm. Sinukat kaya mga Curve. Ayan. Made from bakal ang ating frame. Tapos, ang ating tinidor ay made from bakal din. At nag-iisa lang ang ating preno. Ito yon. Sa kabila, wala. Ayan. Isa lang talaga promise. At yaan, ito, toto. Ito, aluminum, then plastic. Then bakal tong ating preno na to. Na rim brake. Ang tawag nga ako dito, rim brake. Ayan. Napaka basic mga Curve. Yun, bakal. And ang ating hubs is bakal din. Ball bearing type. Yung rayos natin, noise box natin is bakal din. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So 32 holes yan. And then ang ating rims ay aluminum alloy na meron dito, syempre pang rim brake yan, kaya meron yang pinakakanal dito. At ang gulong natin, napakapayat nito mga Curve. Tingnan natin kung ano size ng gulong natin. Ayan, di ko siya makita. Ayan mga Curve, nakita ko na yung gulong nandito sa may bandang kabila. Ang size nito is 700 by 23 C. So talagang napapayatan ako rito mga Curve. Ayan, tingnan nyo yung groove nyo. Ang liliit. Oh, ayan. At syempre dito, ganun pa rin. 700 by 23 C na gulong. Aluminum alloy na rims. 32 pieces na spokes. Made from bakal yan mga Curve. Syempre bakal ang ating hubs. Dito na tayo mga Curve sa sprocket. Kaya ako siya tinawag na 2-in-1 itong bike na to. Kasi dalawa yung sprocket. First time kong makakita ng bike na dalawa ang sprocket. Kita nyo naman. So, ito kung mapapansin nyo, itong block na to, ito yung Fixie. Ayan. So, kung gusto mo ng Fixie, dito ka. Ngayon, kung gusto mo ng freewheel,
Ito yung free will, ayan. Dito ka sa kabila. So, babaliktarin mo lang. So, thread type ang ating tags na bakal kasi. Bakal kasi yung hubs natin eh. Kaya parehas lang na threaded yung ating dulo-dulo. So, ito yung mga panahon na uso pa yung drum brake. Ganito yung ginagamit namin nung bata ako. So, again, ito yung pang 60. Ito yung pang free will. Yung kadena niya, FFC. Ayan. Na wala itong ano. Wala itong, ang tawag doon, missing link. Diretso na kagad to. At yung ating is, ano to, crankset. Bakal na bakal to, mga curve. Ayan. So, one piece lang to. Pag inatak mo to, yung chainring niya saka yung crank arm magkasama na talaga. Ayan. Square tapered pa to, mga curve. Kita nyo naman, oh. Ayan. Mga 50 tip to. Malaki to, mga curve. Malaki. Promise talaga. You know? At ang ating seat clamp is made from alloy. And seat post natin is made from bakal. Ayan, nakalimutan ko na size. Parang mga 27 yata yung mga mapapayat na seat post. Tapos yung ating pedal natin, ayan, made from hard plastic. Ayan, sa sobrang tagal na natin di nakapag-vlog, nakalimutan ko na size ng ating seat post. Ayan, pa-flash ko na lang sa screen. Tapos yung upuan natin, ang kapal talaga ng pro, mga kaerpo. Ang kapal, oh. Kita nyo naman, lubog na lubog yung daliri ko. Ah, may katigasan naman to, may katigasan. Ayan o, tingnan nyo naman o. Oh, hanggang dito may pong. Ayan o, kita nyo. Oh, ang sarap siguro upan nito. And syempre, dito tayo sa stem made from alloy to na 45 millimeter. Tapos may space saver. May spacing na malawang nasa ano to, 40 millimeter. Ayan. Tapos yung ating handlebar made from bakal pa rin. 58 cm or 580 mm na naka-high rise or mid-rise. Ayan. Mid-rise to, mga curve, ha. Tapos yung grip natin, gomang-goma to, mga curve. Ayan, oh. Talagang antigas ng goma. And by the way, highway, mga curve, thread ang ating hubs. So, kailangan mo nito nung pamihit. May nabibili naman sa Shopee nung maliit lang para palagi kang may dala ng pamihit. Ayan, no? Parehas yun, mababaliktaran. At ang ikiganda ng ating bike ngayon, meron tayong stand. Ayan, no? So, hindi mo na ito itatayo kung saan-saan. Palagi ka na lang mo yung stand. Kita nyo, hindi na ako gumamit ng bike stand kasi meron na siyang side stand dito. At ito yung panghatak niya para mabatak ang ating kadena. Kasi nung panahon na namin, hinahatak lang namin yung gulong saka namin iniikpitan. So meron na palang ganito ngayon. Napag-ahalata na matanda na tayo. Ano? So malagay ko na, napakita ko na sa inyo na ang ganda nitong Garuda Fixie 2-in-1 na bike. So tama-tama talaga to sa mga gusto ng ano, ready to ride na bike. So ayan, mga curve, ang ating bike check ng Garuda 2-in-1 na bike. So 2-in-1, no? So pwede siyang fixie, pwede siyang freewheel. Ayan. So nagkakalaga ang bike na to ng 3,800 pesos dito yan sa Taurus Bike Shop. Dito yan sa Marilao, Bulacan. So ilalagay ko sa description, mga curve, yung kanilang contact number, Facebook link, and Google Map para sa mga gusto mag-avail nung bike na ito. So talaga tama-tama to sa mga, sabi nga nila, out of the box. You know, pati bike nilagyan na out of the box. Oh. Yung ready to, kumbaga ready to ride na. Ayan. So hanggang dito lang, mga curve. Siyempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Road to 13,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Bye-bye.